Janelle Tiang, ang inyong kapusong totoo. Ayon sa pinakahuling tala ng International Labor Organization, mahigit 5 milyong mga bata sa gulang na 5 hanggang 17 dito sa Pilipinas ang napipilitan ng magtrabaho para makatulong sa pamilya. Isa na sa kanila si Charlie Macorong na aming nakilala sa aming pagbisita sa lungsod ng Naga sa Bicol. Sa murang gulang na 11, napipilitan na siyang mamasura upang makatulong na matustusan ang kanyang pag-aaral. Kilalanin po natin siya sa aming ulat. Sa gitna ng bundok ng basura na tumambad sa amin, mistulang ginto ang aming natagpuan. Tunay ngang hindi lahat ng basura ay patapon. Dahil para sa mga batang ito, ito ang kanilang ginto tungo sa hinahangad na edukasyon. Itinayo noong 2006 ang paaralang elementarya ng Barangay Balatas, ang pinakabata sa buong lungsod ng Naga sa Bicol. Paaralang nagsisilbing bantayog ng karunungan ng isang komunidad na ang kabuhayan ay nakasentro sa kalapit na dump site. Mostly, means of living sa parents nila, mga scavenger from the dump site. Nahihirapan sila kasi nagkakalap lang sila ng basura kung ipagbibili ng magulang nila. Diyan nakadepende ang kanilang pagbuhay. Kinamulatan na rin ni Charlie ang dump site. 6 silang magkakapatid na mag-isang binubuhay ng kanilang ina. Napakahirap talaga, sir, kasi lahat ginagawa ko para sa mga anak ko. Kasi wala naman ako ditong magulang. Wala akong ibang natatakbang kundi yung mga katrabaho ko. Lumaki kasi si Nanay Charo na hiwalay rin ang mga magulang. Broken family din kami. Kanawa nga kasi ganun din nangyari sa pamilya ko. Ang payorito ko yung mga anak ko. Tagawalis ng kalsada sa umaga, tindera sa hapon. Kayod kalabaw na iginagapang ni Nanay Charo ang pag-aaral ng mga anak. Batid ni Charlie ang paghihirap ng ina, kaya sa pamamasura niya na ipapahatid ang kanyang tulong. Ma, maraming salamat po dahil kahit mahirap ang pagpaparal niyo tamin, ginagawa niyo pa rin lahat. Mag-aaral ako ng mabuti para makapagtapos ang pag-aaral. Makatulong ako sa inyo. Sila ang mga batang aming naging sadya sa aming pagbisita sa Naga. Mga kids, hindi nyo na kailangan magkalkal na basura ngayong Pasko. Dasagot na namin ang inyong Noche Buena. Lungsod nga ng Naga sa Bicol ang sumunod nating binisita sa pagpapatuloy ng ating Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Bukas po, abangan ninyo yung kakaibang naging pagsalubong ng mga bata at guro doon. Makikita ninyo rin ang mga artwork na gawa sa basura na espesyal naman nilang inihanda para sa atin. At para po sa mga nais makibahagi sa ating Christmas Project, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.